yung may patient ng nakahiga, and alam niyo na possible is heart attack, okay? Lahat na ginagamit natin, lahat na diagnosis ko natin is we use the word possible, okay? Kasi doktor lang yung magda-diagnose. Tama po yan? We use the word possible. Yeah, if the patient is possible heart attack, tumba na po siya, anong unang gagawin natin? Okay. Yes, totoo na A yung 1. Pero before anything else, we need to check if the scene is safe. Okay? Check the scene is safe. Pag tutulungan ko ba yung patient dito, safe ba kami? Okay? If unsafe, itidrag po natin. Kaya mamaya ituturo nila yung caries kung how to drag, how to care yung patient. Okay? If the place is safe, okay? Pwede nang mag-proceed sa next, na yung next. Introduce yourself. Okay? Or if you are familiar sa SIRA ABC, yun yung gagamitin natin. S is for safety, I is for introduce yourself. Okay? So how to introduce yourself? Ganito lang po siya. If you, saan din mag-introduce? Sa bystander. If mayroon yung guardian, sa guardian. If mayroon yung parents, sa parents. Pero pag kunwari, bystander, right? Sir, na naka... jogging pants, alright? Kunwari, sunala ka, kaya sunala ka jogging pants, okay? Siya kiyam ni Randall Larwan, may isa nga healthcare provider, mabalinak mga tumulong. Alright? But once nga nalabas ni training nyo, buti term na kinindang kayo gamitin sa healthcare provider. So general term, mas usorin tayo healthcare provider. If you are a nurse, sila siya, mabalin kay pamamok as a nurse. Kung doktor ako, mabalin kay pamamok. Ha? Pero kayo, kunwari, sa paano kami? We are just a, kunwari, janitor. I-term, ano yung susunod niya janitor? I-term mo susunod na is healthcare provider na ito. Okay. Okay lang ba, sir? Sa tumulong? Yes. Okay, paano pag ayaw? Paano pag ayaw? Other people. Chimat ka, chimat. Matay, tinatay. No, no. As a healthcare provider, sir, once nga tayo mamatreat, yeah, explain what you observe, explain what you do, sir. Nga tayo mamatreat day to week, okay? Possible, karakaroon nga ma-damage your heart na, okay? Narigatan tayo why revive if in case. So, mabaya ba ito yung okay? No, ayaw pa rin. Okay, huwag mo pa rin iwan, no? Okay, call medical assistance agad-agad. Okay, baka wantiwala na, Jero Pam. Kasi, okay. Yes na. Ano nang next? R. Ano na yung R? R is for check for responsiveness. Paano yung check for responsiveness? Okay? So check for responsiveness, kailangan mo mag-kneel down. Ayan. So pag mag-kneel down ka, be sure na okay, 90 degrees, okay? Huwag kang upo dito. Okay? Kasi masakit dito sa likod. Okay, as a procedure, kailangan natin din gawin yung proper technique para hindi kawawa yung katawan mo. It's useless na tutulungan mo siya, pero ikaw yung kawawa. Iba, napakasakit. Okay, auto-check responsiveness. Okay, so itatap lang natin yung shoulder habang sinashout yung, hey sir, hey sir, are you okay? Okay, yun yung general term na mababasa ninyo. Pero sa akin, advice ko, huwag niyong gagamitin yung are you okay. Sino yung okay? Tanda na yung patient, di ba? Ang sasabihin niya na lang, hey sir, do you hear me? Or sir, naririnig mo ba ako? Di ba? Baka yun kasi yung mababasa sa internet. Are you okay? Common sense, di ba? So ganito lang, 2 times, okay? Unahin muna yung mas malayo sa'yo na ear, okay? Tapit lang ng konti. Hey sir, do you hear me? Hey sir, do you hear me? Ganun lang po siya. Di ba? Kailangan nyo talagang itap para, kaya nga i-check natin, alam ano, sir. Diba? Alam ano, kasay niya. Wala na. Pangaray ka mo talaga. Okay, alam yun. 2 times, ha? Your patient is unresponsive. Uy, may Tagalog pala, hindi niya sinasabi. Okay, sige. Translate mo yung sinasabi ko. Okay, yun. Kailangan lakasan yung boses. Habang sinashout natin, hey sir, are you okay? Kunwari, yung patient is unresponsive, ano nang next gagawin? Ano yung A? Activate medical assistance. Kung saan ka nagpaalam, okay, dun mo rin sasabihin, sir, pwede kang tumawag ng tulong. Okay, pwede pa call yung 911 or 119, okay? Kasi depende sa kung saan ka sa lugar. Okay? Sa atin is 911. Pero sa lugar namin is 119 sa US. Okay? Note to me. Welcome to you guys! Hindi yung mababasa niyo sa internet kasi galing tayo sa AHA, American Heart Association. 199 yung pinopromote nila. Pero dito 911, no?
Okay, sabi po ng adult na patient po dito, nag-collapse po siya, and being AED is possible. And nagsubligamat lang niya ako, nakawatam? Oo, nakawatam ano, Okay, okay na, nag-activate na tayo. Ano na yung A? Check airway. Ako yun. So, paano mag-check ng airway? Hyper-extend po natin. And head tilt chin maneuver, dinitignan po natin kung may nakabara po sa patient. If in case, kita-kita mo, hot dog. May hot dog. Okay, tatanggalin natin, right? Tatanggalin, yes or no? Kayaan mo na, di ba may hot dog? Tinulong po. Pag meron, okay, tatanggalin using your point finger. Okay, point finger. Okay, pero pag lumabas na, pwedeng i-assist ng thumb. Pag ganun. Nawa. Pero pag sabi ko nga, nandun lang, hindi mo siya makukuha, talagang ipasok mo, pag ganun. It's okay two words from you or away from you. The important thing, okay, maikat. Nawa yun? Kasi sa iba, pinipilit nila away from you. It's the same, to be honest. Yeah, it's the same. Kasi priority natin is airway. Kaya inuna natin yung airway. Nawa? Okay. What's next? B. Next, check breathing. Oh, how to check breathing? Yung technique natin is look, listen, and feel. Yung airway kanina is head tilt chin maneuver. No? Look, listen, and feel. Ano yung ilulok natin? Look. Okay, the chest part. Listen. Yung angin na lumalabas sa ilong. And then feel yung angin na lumalabas sa bunganga. Hindi yung i-feel mo yung chest part. Yung iba pag ganito. Why? Ano yan? Gumangag yan. Baka yun. Huwag yung pabaliktalin ha, mamaya. Sabi ko. Look, listen and feel. Mamaya pag ganun, ganun kayo pa ha. Pa-slow motion ba kayo? Okay. Look, listen and feel. Okay. Tingin sa ating mata nyo, tingin sa rise and fall ng chest. Tainga dito, bunganga dito. So ganito siya, not more than 10 seconds. Okay? And by the way, no? Ano na yung next sabi? Circulation, right? Para ma-less po natin yung 10 seconds at least, no? Sinasabay na natin chine-check ang circulation. So saan tayo yung check ng circulation? Pulse. Anong pulse? Carotid part, alright? Carotid part. Hindi po sa brachial. Brachial is for infant. Nawa? Pero pag manunod kayo ng Korean, brachial. Okay? Pag manunod kayo ng Korean, no? Okay. Pero sa amin, sa lugar namin, talagang dito yung tinuturo, no? Okay? Ganun po siya. So, brachial, mas maganda pag chinek mo ang carotid part, mas maganda yung mas malapit sa'yo. Bakit? Kasi pag chinek mo dito, ang mangyayari, kaya namatay yung patient, sinakal niya. Nakuha yun, iwas issue. Kaya mas maganda yung mas malapit. Nakuha? Then, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. Ganun po siya. Nakuha? If your patient is negative pulse, negative breathing, anong gagawin? Negative yung dalawa. CPR. If your patient is positive pulse, negative breathing, anong problema? Breathing. Rescue breathing. If your patient is positive breathing, negative pulse, wala pong ganun. Sumpi yung patient, no? So, ang gagawin nyo is reassess your patient. Baka yung breathing mo yung naririnig mo ang lakas sa sobrang kaba mo. Diba? Ayun, problem ka talaga. Diba? Ganun. Kaya relax lang, no? Pag nag-assess po kayo. Nakuha ko yun? Diba? Okay. Negative pulse, negative breathing, anong gagawin? CPR. Right. So, paano natin gagawin na yung CPR? So, first is we need to locate kung saan ang center chest ng ating patient. So, paano how to locate? Okay. Ha? Huh? Tignan ko. Paano? Yung iba, binibase sa nipple line. Right? Are you familiar? Nipple line daw. Okay. Ito, tapos, yun. So, ibig sabihin, dito yung center chest. Tama yun, no? Tama yun. If infant yung patient po ninyo. Paano pag patient natin is 80 years old na babae? Okay, nipple line.
patient natin is gifted, di ba? Ay natin. Sabihin, gifted siya, malaki, di ba? Sir, kailangan ba kasing tanggalin yung bra? Yes, kailangan. Para mag-circulate na, napakaganda yung circulation, right? Oh, circulation ng blood. Pag may pit yan tight, di ba, sabi sa painting, mahirapan. Okay, ganun din, kaya tatanggalin. Pati t-shirt, yes, paano mo makikita ngayong center? Chess, ako yun. Kaya if in case gifted yan, bababa yan, right? Alangan naman. Centro. Diba? Kaya, and paano pag yung patient natin is inverted, yung nipple. Alangan nung bubuksan. Kaya sa adult, guys, sa adult, hindi natin tinuturo yung nipple. Okay? Sa infant lang yun, yung base mo natin. So, paano nga? Okay? Yung iba sa arm. And then, baba niyan, dito. Okay? Tama yun. Tama. Paano pag putol-putol? Horse-horse na ha? So, ang isang pinakasigurado lang, okay? As nakita nyo naman, kay, di ba may hollow part po dyan? Meron, dun yung center of the chest. Meron ba kayo? Hollow part? More inverted din. Nakalabas. Hollow part, ito. Yan. Dyan yung center of the chest. Automatic pag-adult po yan. Nako ha? Ayan. So, okay na, center of the chest. Okay na, center of the chest. Okay, what's next? Anong kamay gagamitin natin, right or left? Ah? Dominant hand? Okay, very good. Oh, pero depende pa rin sa inyo. Wala yung non-dominant hand. Paano pag right ako, pero ang gusto ko talaga is left? Ba? Ready, left. Good. So, ibig sabihin ako, right. Gusto ko yung right. Trip ko eh. No? What's next? Itong kamay na freeze, papatong mo lang dito. Ha? Huh? Ito, patong. Okay. And then, ano yung gagamitin natin pang kuha ng pan? Chest part? Palm or heel? Palm. Okay, heel. Okay. Ito yung pupersa. Kasi pag palm yan, nalain ka pa na eh. Siya, heel. Ayan, heel titerm na rito yun, ha? And nakasupport po yan, no? Nakasupport, nakalock po siya. Nakuha yun? Okay, good. So next, move closer to your patient. Sabi niya sa picture kanina, be sure na yung shoulder po natin nakatapat sa ulo ng patient or more than para yung weight mo ninyo talagang babagsak dito, then may pupansa po kayo. Nakuha? Okay. So, unang gagawin ko is dito. Full cycle, okay? Pero due to limited time, gawin ko lang yung one cycle, ha? Okay? So, first is give the 30 compression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Okay, yun. Then give 2 blows, hyperextend, pinch the nose, release, pinch the nose, release. Tama. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 2. Ibig sabihin, 2 cycles. And then, ano ko yun? Kunwari, na, ginawa ko 9 and 5. Okay, what's next? Blue pa rin, no? Mag-end ka sa blowing. And what's next? Natapos mong 5 cycles. Anong next? Ah? Okay, reassess your patient. D, long listen and feel and pulse. Okay, so reassess. 1, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. Your patient is negative pulse, negative feeling. Anong gagawin? What's the problem? Negative, negative. Buhay, patay. Then continue CPR. If your patient is positive pulse, negative breathing. Rescue breathing. Ganun lang siya, no? Paulit-ulit mong gawin until yung tinuro ko when to stop CPR. Respeto niya signs of breathing.
dumating na yung ambulance, mga ganun po siya. Nakuha po? Okay, nakuha? Okay. Pero, ngayon, ang gagawin ninyo is the only CPR. Walang bloom, nakuha? Kasi, to be honest, no? Yung kailangan, mostly, lalo na ngayon na may pandemic, sinong gustong mag-mouth-to-mouth? Di ba? Less. Kaya, at least man, marunong tayong magbigay ng CPR. Only CPR. So, ang gagawin nyo lang is gawin nyo yung, if kaya ninyo yung 200 na diretso, mas maganda. Pero pag hindi nyo kaya, it's okay lang yung 100 in a minute. Kasi it's useless to pilitin mo yung 200 pero hindi na quality yung pinili mo CPR. Useless na yun. Okay? Sabi-sabihin, okay? Sa isip mo na lang mag-count, no? Pero ako, sinasabi ko lang para alam ninyo. Tawa? 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 100. Nakuha? Sinurkan ko na sa oras. Parehas lang din yung makikita ninyo. Nakuha? Nakuha yun?